concerning his son, Jesus Christ, our Lord, which was made of the seed of David according to the flesh. By whom we have received grace and apostleship for obedience to the faith among all nations for his name. To all that be in Rome, beloved of God, called to be saints, grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. Father, help us, Lord, as we study your word. Give us, Lord, wisdom and understanding so that, Lord, not only that we will learn this, but we'll be able, O God, to eventually apply them in our lives and use them, Lord, in order to glorify your name and help brethren that may be struggling, Lord, in understanding your word. I pray, Lord, that you will help us to be a minister that we can minister, Lord, the truths that you have entrusted to us from your word. Help me, Lord, as I preach and teach your people. May the Holy Spirit be the one to lead us into all truths and knowledge, and may your name be magnified and glorified in our midst. In Jesus' name I pray. Amen. You may be seated. So we studied verse 1, and we talk about the author. We talk about the things that were accomplished in the life of the Apostle Paul, and we talk about him being a servant. That is the most important attitude that we can have as people of God, that we need to be a servant, but not a servant that is a force to serve another, but a bond servant, meaning that we are willingly a servant to a master, that we have willingly surrendered our lives in order to serve that particular master. And we can see that the Apostle Paul is like that. He was not forced to serve the Lord Jesus Christ, but even on the onset or outset of him being saved, he already asked the Lord Jesus Christ, "Lord, what wilt thou have me do?" So meaning to say, even at the first minute of Paul being saved, he already surrendered his life to the Lord Jesus Christ, and he made Jesus not only his Savior, but also his Lord. You see, sometimes the problem is so many Christians are willing to receive Jesus as their Savior only, but not their Lord. Meaning to say, they want to enjoy salvation, they want to enjoy being assured, they want to enjoy the thought that they are going to heaven, but they do not want to commit to the very person who saved them and who redeemed them from the market of sin. There is always a danger that if Jesus is not your Lord, then maybe he is also not your Savior. Amen. Because once you got saved and the Holy Spirit resides in your heart, there is going to be a natural inclination to know the Word of God, to feed of the Word of God, and to be with the people of God. You are not going to enjoy your Christian life or your salvation without the people that are also saved by the Lord that you are with, helping, serving, and worshiping God together. So that is the reason why the Bible says that you need to examine yourself whether you be in the faith. Because only people who are truly saved will want to be led by the Holy Spirit in their lives. Amen. Amen. If there is no desire for the Word of God, then maybe you are not saved. Kaya nga yung mga taong hindi interesado sa Word of God, walang relasyon yan sa Panginoon. Kasi hindi ka naman interesado sa taong wala kang relasyon. Hindi ka interesado sa bagay na wala kang relasyon. Hindi ka interesado sa trabaho na wala kang relasyon. So you will only be interested in something wherein you have a
relationship. And that is the reason why every Christian with a relationship to God will want to be with the person that they are related to. Kaya nga, kapag ka hindi ka, nakikinig ka ng Word of God, naiinip ka, ay most probably walang Holy Spirit because the natural man cannot receive the things of God. Ayaw mong manatili sa isang lugar na hindi mo naman naiintindihan. At hindi mo lang maiintindihan ng Word of God kapag ka wala kang Holy Spirit, because only the Holy Spirit can know the mind of God. Only the Holy Spirit can make you understand the Word of God. So if there is no understanding, then there is a great possibility that you are not related, you are not saved, there is nothing that will interest you in the Word of God. Eh kapag nga nanonood ka lang, hindi mo maintindihan yung pinikula, aalis ka o kaya ililipat mo eh. Kasi walang understanding. So the same thing, when you are in the church and it seems that there is nothing that interests you, then there is that great possibility that you just want Jesus to be your Savior but not your Lord. But the Apostle Paul is a person not only who accepted Jesus as his Savior, but he accepted Jesus as his Lord, and therefore his life is being given to God as a bond servant, a free will servant, a servant who chooses to be with his master until the time of his death. And I believe that is what is needed in our days today when it comes to the people of God, that all of us are going to have a servant's attitude. Amen. Eh, kasi ang gusto natin, pinaglilingkuran. Imbis na tayo ang naglilingkod, ano sabi ng Panginoon? He did not come to be ministered unto, but to minister and to give his life a ransom for many. And then the Lord Jesus Christ says that the servant is not greater than his master. If the master served, then what would the servant do? Kung yung master nga nagserve, eh ano pa kaya ang dapat gawin ng servant kung ang servant ay hindi greater than his master? So we can see that in the first part that we've studied, there is this great attitude in the heart of the Apostle Paul of being a bond servant of the Lord Jesus Christ. And then that's why he said, Paul, a servant of Jesus Christ, called to be an apostle, separated unto the gospel of God. So the next thing that we've studied is that Paul was also an apostle. So we know that there are qualifications for becoming an apostle. There are no apostles today. So if there is a church who claims that they have an apostle, they are imposter, or they are not the church of the Lord Jesus Christ. Because apostleship ended when the Word of God was completed. Why? Because one purpose of the apostleship is so that God can reveal His mysteries, and then those mysteries will be taught to the church of God. And since the Bible is already complete, and everything that we need to know is written in the Word of God, then there is no more need for apostleship. What we need today are teachers, evangelists, pastors who will preach and teach to us the Word of God. There is now no more extra biblical revelation. Everything that we need to know about Jesus, everything that we need to know about the church, everything that we need to know about Christian living, everything that we need to know about how to please God and to know the will of God is written in the Bible. Hindi na sa iba, hindi na maghihintay tayo ng pahiwatig ng Panginoong Diyos o bagong pahayag ng Panginoong Diyos. The Bible is already complete. Amen. It is the perfect and complete revelation of God that we need to know now in this life and in this world. Of course, there are so many knowledge that we do not know, but according to the wisdom of God, we do not need them now. Kaya sa langit natin malalaman yon. Ano sabi ni Deuteronomy 29:29? Secret things belong unto the Lord, but those things that were revealed to us belong to us and to our children. So, ang asikasuhin natin, yung ipinaalam sa atin. Maraming tao, pilit na inaalam yung hindi naman pinaalam. Kaya nakaka-imbento ng doktrina
nagtuturo ng doktrina na wala naman sa Biblia. Bakit? Pilit na inaalam yung ayaw ipaalam. Pero yun namang pinaalam, ayaw alamin. Para yun ang kanyang ituro. So that is our problem in our days, that so many people are trying to discover those things that God have hidden from us. And there is the right time that we can know all of these things. And then he said, separated unto the gospel of God. So we can see another thing is that Paul is separated unto the gospel of God. So separated comes from the Greek word aphorizo or horizo. Dito nang galing yung salita natin sa English na horizon. Yung horizon, ang ibig sabihin niyan ay mark of by boundaries. Kaya pag may horizon, nakahiwalay yun yung heaven, yung earth, nakahiwalay dun yung morning, yung night. Etong horizon, ito yung nagdi-divide o nagse-separate or nagbibigay ng distinction. So meaning to say, when Paul says that he was separated unto the gospel of the Lord Jesus Christ, it means that the life of the Apostle Paul is marked by the boundaries of the gospel. He was set apart and devoted to a special purpose in preaching the gospel of the Lord Jesus Christ. That is why if you are going to read the epistles of the Apostle Paul, you will see that everything that he does and everywhere that he goes has something to do with the preaching of the gospel. Has something to do with the furtherance of the gospel. Hindi ho siya namamasyal para mag-sightseeing. Hindi ho siya nag-aaksaya ng panahon. Yung bawat kilos ni Paul, bawat hakbang ni Pablo ay may kinalaman sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo, because this he was separated unto the gospel of the Lord Jesus Christ. So there is no wasted time in the life of the Apostle Paul. You will see, I was hindered from going to this place, but I was led to this place and I was able to preach the gospel of the Lord Jesus Christ. And he says, I am ready to preach. So that is the life of the Apostle Paul, separated unto the gospel. Kaya papapansin mo, hindi siya nagpayaman. Hindi rin siya nagpahirap. Hindi siya gumawa ng anumang bagay na walang kinalaman sa Ebanghelyo. Pati pagtatrabaho ni Paul, may kinalaman sa gospel. He became a tent maker in order to pursue the task that God has given him, and that is to preach the gospel to everywhere that the Lord will allow Apostle Paul to go. So, yung buhay niya, bawat kilos, gospel. Bawat sasabihin, gospel. Bawat pupuntahan, may kinalaman sa gospel. Pero tanong tayo, ang buhay natin, ano? Yung kilos natin, ano? Ito ba'y umiikot sa Ebanghelyo? O ito ba'y umiikot sa boyfriend? O ito ba'y umiikot sa girlfriend? O ito ba'y umiikot sa pera? Ito ba'y umiikot sa kapangyarihan? Ito ba'y umiikot sa mga bagay ng sanlibutan? Ladies and gentlemen, only one life and soon it will pass. Only what's done for Christ will last. If we are going to look back in our life, we can see that there are so many wasted time. Napakarami na sinayang na panahon. Napakarami na sinayang na buhay. Napakarami na mga idle times and idle moments, and I am very much guilty of that. And I believe you are also guilty of that. And there should be a distinguishing mark in our life that in whatever we do in this life, what is the goal? Or what are we trying to accomplish? Diba? Kadalasan ng kilos natin, pera. Pera. Ang gusto natin sa buhay, tatlo lang. Pera, kwarta, salapi. Yun ang ating, doon kumikilos yung buhay natin. Pag pagkakaperahan, sige, kola ko dyan. Pagkayayaman, sige, kola ko dyan.
Kapag kalalaki ang kita, sige, call ako dyan. Pero kapag hindi, teka, pag-iisipan ko. Teka, titignan ko muna. Giginhawa ba ako dyan? Anong pakinabang ko sa bagay na yan? Ladies and gentlemen, the Apostle Paul is separated unto the gospel. Amen? Everything that he does in life is according to the furtherance of the gospel. So what is the governing factor of your life? Paul was separated unto Christ. A Christian ought to be separated in his lifestyle, and that lifestyle must be a Christian lifestyle. Amen? We should not live wickedly like the heathen who are without Christ. Dapat merong mark din yung ating buhay bilang Kristiyano. Hindi tayo perfect, pero yung buhay natin kakaiba sa mga hindi mananampalataya. Hindi tayo yung mga taong nakatambay sa kanto, na walang ginagawa, na nakikipaghuntahan ng walang saysay, na nakikipagkwentuhan ng mga kalokohan at mga kabastusan, na umiitit na sigarilyo, umiinom ng alak, na pawang aksaya sa buhay, sa pera, at sa buhay na pinagtiwala sa atin ng Diyos. Aksaya. Biro mo, binigyan ka ng isip ng Diyos. Tapos, yung iyong lungs, nilalagyan mo ng usok. Hindi, Pastor, hindi mo alam. Hindi ko kayang mabuhay ng walang sigarilyo. Nung ipananganak ka, umuusok ang uso mo. Hindi naman. Amen? Nung ipanganak ka, naninigarilyo ka. Hindi! Natuto ka lang. Tapos ngayon, hindi ka na mabubuhay kundi ka maninigarilyo. Gusto mo ng usok, mapadali. Umarikila ka ng tricycle. Isang oras. Pa-start mo, revolution mo. At pagkatapos, yung uso mo, lagay mo rin sa tambutso. O isang oras lang, tapos ang usap. Hindi ka na mahihirapan na dahan-dahan kang mamamatay. Amen? Magagalit yung mga naninigarilyo pag sinasabi ito, eh, ano pa buti ng sigarilyo? Sige nga. De, Pastor, mabuti yun. Bakit? Hindi ko amoy yung baho ng tae ko pag ninigarilyo ako. Abi, kumuha ka na lang ng ipit ng ano? Sampayan. Mura pa. Reusable pa. Amen? Abi, kasi pag gusto mo, maraming dahilan. Pag ayaw mo, maraming din dahilan. De, Pastor, hindi ko kayang mabuhay nung walang alak. Para akala mo, sinuso niya nung bata siya alak. Hindi rin naman. Amen. Amen. Kaya mga kapatid, konting isip din naman, konting gamit, kasi ang tanda mo na minsan, yung utak mo slightly used pa rin. Dahil hindi natin ginagamit. At pagkatapos, magagalit ka kapag kayong ginagawa mong mali, napapansin, tandaan mo, kaya ka pinapansin, mahal ka, mahalaga ka, dahil kung wala kang kwenta, kahit magpakamatay ka, wala kaming pakialam sa'yo. Amen? Amen? So this is what we are trying to do. We need to live like the Lord Jesus Christ. We are not perfect. Therefore, we need to be patient with each other. Magkaroon tayo ng konting pagpapasensya. Hindi naman ang pagbabago ng buhay ay overnight. Merong tao na it will take his whole lifetime before he will really change. And there are people who can really change abruptly, but no matter what, let us try to help each other, pray for each other, and lead each other into the path of righteousness. Amen. Because that is how we should live as people who are separated unto Jesus. Kasi minsan ito ang problema. May mga tao will separate from something that is wrong, but they are not going to separate to something that is right. Nako, yung ibig sabihin, tumalikod sa mali, hindi naman humarap doon sa tama. Ano resulta? Ito yung mga pariseo. Hindi na inom, hindi na ninigarilyo, hindi nagsusugal, hindi nang bababae, hindi nang lalalaki, hindi gumagawa ng kasalanan. Tumalikod sa mali, pero hindi naman humarap sa tama.
ang ginawa nila their own righteousness. So ano nangyari? Naging legalista. Kaya may mga tao sa churches na mga holier than thou. Oh, okay ako, hindi naman ako katulad ng iba. Hindi ako chismosa. Eh paano ka magiging chismosa nung tumalikod ka sa mali, nagpunta ka sa isang kwarto, nagsolo ka ron? Sino chichismisan mo? Sarili mo. Nag-isolate. Ginawang ang sarili niya ay monghe o mongha. At sasabihin niya, wala akong piniperwisyong tao. Oo, wala kang piniperwisyo. Pero tanong, may tinutulungan ka ba? Kailangan nating maunawaan. Pagtalikod mo sa mali, haharap ka doon sa paggawa ng tama. Dahil pag ang mali tinilikuran mo, wala ka nilagay na tama, yung iisipin mong tama, ang gagawin mo, and that is self-righteousness, you will become a legalistic person. Yan yung mga nasa church na. Curious ito mga to. Mas badal ako sa mga yan. Mas okay ako. Okay pa ako kay pastor eh. Ayan yan. Because you empty yourself and you did not replace it with something that will draw you near to God. Naalala nyo ba yung sa gospel, yung pinaalis sa kanya yung evil spirit? Pero hindi pumasok ang Holy Spirit. At pagbalik nung evil spirit, nagsama pa ng pito. Oh. Ano nangyari? He became 7 times a child of the devil. Yun yung importante. Pagtalikod mo sa mali, doon ka sa tama, move forward doon sa paggawa ng tama. You replace something that you removed from your life with something that will draw you nearer to God. Tingnan si Apostle Paul. Napaka-legalistic niya. Napaka-zealous niya sa Panginoon. Ina-persecute niya mga Kristiyano because tingin niya yun ang tama. Nakita niyang mali, di ba? Tinalikuran niya. At ano ginawa niya? Humarap siya sa tama at yun ang ginawa niya for the rest of his life. Eh kung tinigilan niya lang to, wala siyang ginawa. There is a tendency to go back. Eh yung andito ka na, napapahila ka pa pabalik eh. Paano pa kaya yung hindi ka humarap sa tama at nung ka nakaharap sa sarili mo? So that is the reason why we Christians are separated unto the Lord Jesus Christ. Look at Leviticus chapter 20, verse number 26. The Bible says, if ye shall be holy unto me, for I, the Lord, am holy, and have severed you from other people, that ye should be mine. Ano sabi ng Diyos? Severed. Pinutol ko kayo doon sa ibang tao para kayo ay maging bayan ko na mayroong kabanalan. So inalis sa mali, inalagay sa tama. Hindi inalis sa mali, inilagay kung saan-saan. Dapat pag inalis mo, mayroong paglalagyan. Kaya nga ganun di ba mga kapatid? When we invite people to the church and we want them to separate from what is wrong, question, what are we giving them in exchange for the things that they separated their life from? Minsan din, i-invite mo, pagdating dito, hindi mo napapansin. I-invite natin, pagdating dito, walang pumapansin. Inalis mo sa masamang barkada, binigyan mo ba ng mabuti? Wala eh. Left to himself. What will a person do? Left to himself. Remember, we are in the flesh. We have the old Adamic nature. Left to ourselves, we're not going to look for God. Kaya kailangan, turuan natin, tulungan natin na mailapit sa Panginoon. Paul was separated unto the gospel. Napag-aralan na natin, nasabi na natin. Pero ano ba ang gospel? Ibig sabihin ng gospel ay good news or God-like news. Hindi lang good news, kundi God-like news. This word was also used referring to the Emperor Augustus in 9 BC.
The emperor was worshipped as a god. So, tinatawag din sila na gospel. Tinatawag din silang evangelion. Itong mga emperor na ito. Because the gospel is God-like news. Kaya nga, tinatawag din yung mga emperor na ito kasi nagpapasamba sila na katulad ng Diyos. So ano ba itong gospel? Ang gospel nasa 1 Corinthians chapter 15, 1-4. Ito yon. This is the gospel according to the Bible, hindi according to men. Kasi may iba-ibang ebanghelyo eh. Ano sabi ni Paul? If any man will come unto you and preach another gospel, wag another, ito dapat nasa Bible. Moreover, brethren, I declare unto you the gospel. Ito yung maluwanag, sabi ni Paul. Which I preach unto you, which also ye have received, and wherein ye stand. Sabi dito, by which also ye are saved, if ye keep in memory what I preach unto you, unless ye have believed in vain. If you believe for truth or genuinely believe, you're not going to forget it. But if you believe in vain, it's not going to have any effect in your life. Verse number 3. For I delivered unto you first of all that which I also received. Tignan nyo, ha? Paul is delivering or teaching something that he received. So Paul have no teaching of his own. His teaching or teachings came from God. Galing sa Diyos. Yung tinuturo niya. Kaya mga kapatid, pag ikay nagtuturo, nangangaral, huwag kang magturo ng sarili mo. Huwag kang mangaral ng sarili mo. Ano sabi ni Paul kay Timothy? The things which thou hast heard of me, commit the same to faithful men who will teach others also. So from God to Paul to Timothy to faithful men and to other faithful men. It is the perpetuity of the truth. Yung totoong sinabi, tamang sinabi, nagpatuloy pasa-pasa. Hindi yung telephone na. Yung kasing telephone, yung mahabang linya, ibubulong dito, ibubulong, ibubulong. Pagdating doon, iba na. Yan ang nangyayari ngayon sa ating panahon. Yung itinuro ni Pablo, ipinasa kasi memory ang pinagbasihan, hindi ang word of God, na mali-mali. Pagdating sa dulo, iba na yung pangaral. Sabi niya, ano raw yun? How that Christ died for our sins according to the scriptures. Si Kristo na matay para sa ating kasalanan according to the scriptures, and that he was buried and that he rose again the third day according to the scripture. So in the gospel, the death, the burial, and the resurrection of the Lord Jesus Christ, strictly speaking. Okay. Pero on the broader sense, everything that is connected in the life of Jesus Christ is good news. Amen. Therefore, we can say it is the gospel or the good news. But when it comes to the gospel of our salvation, it is the death, the burial, and the resurrection of the Lord Jesus Christ. Kasi may mga iba naman masyadong technical. Hindi ang gospel, death, burial, resurrection lang yan. Pag hindi na yon, hindi na. Hindi ba good news na si Kristo pinanganak? So in a sense, gospel yon. In a sense na it is a good news. Nakuha nyo? Hindi kaligtasan natin ang pinag-uusapan doon. Yung buhay ni Kristo. Pero yung kaligtasan natin, nakasalalay sa kanyang death. Nakasalalay sa kanyang burial. At nakasalalay sa kanyang resurrection. Yun yung gospel of our salvation. Kaya kailangan malaman natin minsan yung difference. May mga bagay na may secondary application, may mga bagay na wala. Ngayon, ano yung gospel na yun? Nag-umpisa pa yan, sa Old Testament, pinangako na yan. Look at Genesis 3:15. Sabi ng Panginoon, and I will put enmity between thee and the woman, and between thy seed and her seed, it shall bruise thy head, and thou shalt bruise his heel. Pangako na ito. Nung magkasala pa lang ang tao, gagawa na ang paraan ng Diyos para sa ating kaligtasan.
Makinig kayo. Kaya ganun kabuti ang Diyos. Gumawa siya ng paraan para maligtasan natin yung ating sariling kasalanan na ginawa. God is trying to clean up our mess by giving His Son to die on the cross of Calvary for our salvation. And then, eto ngayon yung, eto yung verse na killer eh, Isaiah 1:18. Killer itong verse na ito. Hindi ko masyado kasi naalala lang agad ito eh. Sana nung ko pa sinabi ito sa mga nakakausap ko na Calvinist. Killer ito eh. Tinawang sabi ng Diyos, come now and let us reason together. O see? Kung ang Diyos, panukala niya lang ang gagawin niya, walang magagawa ang tao, eh bakit nakikipag-reason pa ang Diyos sa tao? So ibig sabihin, may free will ang tao to accept the reason of God or to reject the reason of God. Tama, mali? And you want to go? Come now and let us reason together. Saith the Lord, though your sins be as scarlet, they shall be as white as snow. Though they be red like crimson, they shall be as whole. Sabi ng Diyos, usap tayo, tuturuan kita kung paano yung scarlet sin mo ay magiging as white as snow. Kung paano yung red as crimson na kamalian mo ay magiging as a wool. So this is a killer to the doctrine of Calvinism. God reasoned with men. Why? Because God gave men free will that they can use to accept or to reject the reason of God. And the reasoning of God is what? The gospel. The gospel. When the gospel is preached, it is now in the hands of men to accept or to receive or to reject the gospel of the Lord Jesus Christ. Kaya yun yung maliwanag na itinuturo ng Bible o ng Ebanghelyo. Okay, let's go to verses 3 to 5. Sabi rito, concerning His Son, our Lord, which was made of the seed of David, according to the flesh, and declared to be the Son of God with power, according to the Spirit of holiness by the resurrection from the dead, by whom we have received grace and apostleship for obedience to the faith among all nations. So ito, sabi niya, concerning our Lord, which was made of the seed of David according to the flesh. The Old Testament is the telescope that points to the Savior in the New Testament. Itong Old Testament, telescope ito, nagagamitin mo para makita mo si Christ sa New Testament. Kaya, napakaraming prophecies na sinabi sa Old Testament na nagkaroon ng katuparan sa buhay ni Kristo. Yung word na concerning ay galing sa word na peri. Hindi yung peri-peri na ano ha, pagkain. Kundi ibig sabihin ng peri, yung preposition that is used to indicate a what you call a parang enclosure. Pag sinabi mong perimeter, merong boundaries. Yun yung perimeter. Hindi ka pwedeng lumabas dun sa perimeter na yon. Paglabas mo, wala ka na doon sa enclosure ng perimeter. So ano ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun, that which encircles or surround. So the Lord Jesus Christ or the gospel encircle or surrounds the Lord Jesus Christ. Ang gospel is about Jesus. Yun yung boundary ng gospel. It is not about the church. It is not about good works. It is not about money. It is not about anything, but it is about the Lord Jesus Christ. Kaya nga, madalas sabihin, the gospel of Jesus or the gospel of God. Yan yung ano, madalas banggitin ng Bible. Kasi pag ang gospel hindi kay Christ, ang tawag dyan, another gospel. So pag sinabi mong faith plus works equals salvation, that is another gospel. Why? Because the gospel is only about the work of Jesus Christ. Not your work.
Not even your faith, but the faith of Jesus given to us so that we can apply it to the gospel presented unto each and every one of us. And then the Bible says, Jesus was declared to be the Son of God. Ngayon mga kapatid, pansinin niyo to ha. Itong to be, nakapasok sa parenthesis. Sa Bible niyo, makikita niya. Sa iba naman, naka-italics. Ang ibig sabihin niyan, wala ito sa original. Ito'y sinuplay ng translator para sa tingin nila, mas maintindihan ng tao yung kanilang sinasabi. Pero they were honest to put it into open and close parenthesis or italics, telling the people na it is not included in the original. So Jesus is not declared to be, but Jesus is declared the Son of God. Talagang siya'y Son of God, hindi to be. Iba yung to be, the Son of God. Pero alimbawa, here is Cedric to be married to Millie. Hindi pa. Nakuha nyo. Magiging married pa lang later on. Dito, pag sinabing to be, parang hindi pa siya Son of God. Hindi, Son of God na siya. And he was declared as the Son of God. John 3:16 says, the only begotten of God. So Jesus Christ is unmistakably, listen, the message of the gospel. Siya yun. Yung declaration niya as the Son of God. He was the one who died, the one who was buried, and the one who resurrected. So yun ang ibig sabihin. Kaya siya yung horizon ng gospel. It is about him. He separates salvation to damnation. He separates going to heaven and going to hell. He is the beginning and the end. And the Bible says, he is the Alpha and the Omega. Siya yung nag-separate. Nakuha nyo? Siya yung center. Siya yung dividing line. Kaya nga yung ating calendar, BC, AD. BC, bago siya ipanganak, AD, in the year of the Lord. He even separates our time. And he separates the Word of God from the Old Testament to the New Testament. Kaya, it's everything is about the Lord Jesus Christ. Amen? Amen? Hindi tayo, hindi ang church, hindi sino pa man. Kaya mga kapatid, sa gawain ng Diyos, walang pwedeng magmapuri. Si Pablo ang isa na sa pinakasikat na tao sa Christendom. Pero hindi siya dapat papurihan nino man. Ang dapat itaas ang Panginoong Diyos lamang, wala ng iba. Bakit? Siya ang may kinalaman ng lahat ng ito. Hindi tayo. Pero, hindi nyo ba nakikita kung gaano ang pagpapahalaga natin sa ating sarili? Pag nasaktan ka, pag natisod ka, pag may ayaw ka, kapag ka nagdamdam ka, pag hindi ka napansin, pag hindi ka nakamayan, pag hindi ka nabigyan ng pagpapahalaga, apektado na buhay mo. Mga kapatid, kay Kristo tayo dapat umikot doon ang buhay natin. Hindi sa'yo. Magpipits ako dito. Minsan may nasabi ako, magagalit ka, apektado ka na hindi na ako magiging matapat sa simbahang ito. Bakit? Ako ba? Oh, ako ba? Sila ba? Ikaw ba? Oh, di ba mga kapatid? Huwag ka noon. Si Kristo ang sentro natin. Siya yung horizon natin. Siya yung unmistakable mark of why we got saved and why we are serving God. Alisin na ho natin mga kapatid yung ating sarili. At iluklok natin si Kristo sa trono ng ating puso, mga kapatid. Bakit? Lahat ginawa niya, iniligtas tayo. Hindi lang yun, ha? Tignan mo sabi rito.
In Christ, we have riches beyond comprehension. Anong ginawa ni Kristo? Hindi lang tayo niligtas eh. Pero binigyan tayo ng yaman na hindi man maabot ng ating kaisipan. We have life that will never terminate. Can you imagine that? We were given eternal life. Wherein these people, they may be rich, they may be powerful, they may be well known in this world, they may be able to buy everything that they want in life, but that's it, in life. But we have eternal life. Amen? Sila may limit, tapos impyerno na. Tayo, gano'ng mang kahirap, tapos walang hanggang kaligayahan na. Eh kung naglilingkod ka pa ng may ligaya, eh di tuloy-tuloy ang ligaya. Amen? Sa biyaya ng Panginoon. So we were given a life that will not terminate. We have a gift that will never be lost. Yung regalong buhay na walang hanggan, hindi na mawawala yan. Sa atin na yan. Bakit ang Diyos hindi bigay bawi? Ay, hindi ka sumusunod, akin ang ulit yan. Bibigay ko lang sa iyo pag sumunod. No. Pag binigay ng Diyos yung gift, it is an eternal gift given to us by God. It will never be lost. Why? Because He who do the saving will also do the keeping. We are in the hands of God and nothing shall separate us from the love of Christ or nothing can take us away from the hands of God. He who keeps who do the saving will do the keeping. Siya nag-iingat. Eh, nung ako'y nasa Protestant sa United Methodist Church, sabi nila, ang kaligtasan ay parang krusyan na nakasabit tayo. Kailangan tayong humawak ng mabuti kanya para wag tayong mahulog. Abi, kahit anong kapit ang gawin mo, mangangawit ka. Amen? Manghihina ka. Bakit? Hindi natin kaya i-keep yung ating kaligtasan. E nung mabasa ko sa Bible, sa John chapter 10, nung maligtas ka, nasa kamay ka ng anak, nasa kamay ka ng ama, tinatakang ka pa ng banal na spirito. So, He who does the saving also does the keeping. Siya yung nag-iingat ng ating kaligtasan. Therefore, the gift that was given to us will never be lost. We have a foundation that can never be destroyed. Sino yung foundation? Si Christ. Ano man ang mangyari, yung foundation natin standeth sure. And if we will believe on the Lord Jesus Christ, we will never be put to shame. And we have an inheritance that will never be diminished. Hindi mababawasan. Hindi mawawala yung ating inheritance secured in heaven. Kaya nga sabi ko, lagi ko sinasabi rin ni Pablo at ng Biblia, ang pagsumikapan natin, paglingkuran ng Diyos. Kasi minsan yung pinagsusumikapan natin, yung mga bagay na nakareserve naman na sa atin sa langit, na hindi naman na mawawala. So sinasabi lang ng Diyos, mga anak, wag na yan, meron ka na. Andito na. Wag nang double ano. Pagpagod ka pa, meron ka na yan eh. Maglingkod ka na lang sa akin. At habang naglilingkod ka, nadadagdagan yung meron ka doon sa langit. Kaya ngayon, anong tao? Isip ng isip. Anong gagawin ko para umasenso? Anong gagawin ko? Saan ako pupunta para magkaroon ng ganito? Para magkaroon ng ganun? Hindi niya iniisip. Anong magagawa ko sa Diyos para maluwalhati ko siya? Yun dapat ang tanong natin sa ating sarili. Anong pwede kong gawin para maluwalhati ko ang Panginoon? Anong pwede kong gawin para makagawa ako ng bagay na hindi mawawala? Sapagat ito yung ginawa ko para sa Diyos. Gusto ko mag-aral. Sige, bakit? Para magkaroon ako ng magandang kinabukasan. Sige, bakit? Para magkaroon ako ng pera. Sige, bakit? Para mabili ko, gusto ko yon. Ang goal mo, mabili mo ang gusto mo. Mapuntahan mo ang gusto mong puntahan. Magkaroon ka ng gusto mong magkaroon. Hindi ba dapat lahat ng pagsusumikap natin
ay para sa kaluwalhatian ng Panginoon? Amen. Sabi kong hindi, mali ang buhay natin. Kaya nga, sinasabi ko, walang pastor na dapat yumaman. Mali ang pastor ay yumaman. At mali na ang pastor ay magpakayaman. Mali. Bakit? Ang daing pangangailangan. Kung yayaman ang pastor, yayaman siya. Pero hindi niya nininiglect yung katungkulan niya sa gawain ng Panginoon. Ganun na ibig sabihin. Kasi pag good steward ka, magkakaroon ka ng sobre. Na-realize niyo ba yan? Pag good steward ka, dadagdagan ng Diyos. Anong purpose? Para madagdagan mo bigay. E good steward ka, hindi mo basta bibitawan yan sa walang kahulugan, kabuluhan. So bago mo bitawan, yung may kabuluhan. At ang may kabuluhan, yung ginagawa natin sa Panginoon. So kaya, walang pastor na hindi dapat faithful sa stewardship. Kaya nga sa isang church, ang example sa giving dapat ang pastor. Pag ang pastor kumakabig na hindi nagbibigay sa gawain ng Panginoon, humanap na kayo ng ibang simbahan. Ginagatasan kayo ng pastor. Kaya ibig sabihin nun, pero mo may pastor na ang church, hikahos, ang bahay, ang pag-aari, first class. Saan man nakakita ang ganun? Ang church nasa isang lugar, second class lang yata na town. Pero ang bahay, pang Forbes Park. Bakit? Yung mga taong nakakakita nun, sabi, saan galing ni pastor tong pera? Siyempre, i-justify mo. Ay, mga love gift ko to nung nasa Amerika ako. Sige, love gift mo. Wala bang pangangailangan? Dapat mo bang suluhin? Wala bang mga gawain na dapat mabuksan? Dapat mo bang suluhin? Oh, mga kapatid, ito, diretsahan sa inyo. Ako'y nag-ipon. Alam niyo ba kung bakit? Una, gusto ko pag alis ko sa mundong ito, meron ako maipamana kahit papano sa mga anak ko. Kahit $50 lang. Pero, pangalawa, gusto ko makapagsimula ng mga gawain at kailangan natin kapatid ng pera para masimulan yan. Ako, didiretsahin ko kayo, sinabi ko na, uulitin ko. Gusto ko nang ilagay ang sarili ko, i-pressure ang sarili ko. Talagang gusto ko magbukas ng at least 7 gawain sa Pilipinas. At least 7 na gawain sa Pilipinas. Pastor, baka gusto mo lang yan. Kung gusto ko lang, sabi ko, Panginoong Diyos, sansalain niyo ho ako. Pero kung kalooban niyo ho ito, tulungan niyo ako, i-guide niyo ako, bigyan niyo ako ng mga tao. Eh, may nakausap na ako sa Iloilo. He is very much willing to listen, to sit down, and to see what we believe. Schedule na nga namin pupunta ni Maribel pagkatapos namin sa Davao. Kung makapagsimula sa MAA, makapagsimula sa NAA, tapos sa PAA, kung kahit saang AA yan, simula doon. Oh, ang pupuntahan, pag uwi namin, at least ang pupuntahan namin, Davao, Iloilo, Bacolod. Kung makapag-start na ng gawain dyan, start na. Kung makapag-start na ng Bible study at may mga abundant pastors na pwede namang maturuan, turuan natin. And then, suportahan natin. Kung hindi kayang suportahan ng church, yung mga ibang naipong ko, iaayuda natin doon. Why? Eh kasi yun naman talaga dapat natin gawin eh. Hindi. Payaman, payaman, payaman. Papatay naman tayo, papatay, papatay. So we need to rethink our life according to the will of God. We have an inheritance that will never be diminished and we have a love that cannot be separated from us. Who shall separate us from the love of Christ? Amen? Kahit ano ka niya, things present nor things to come will not be able to separate us from the love of God. Tignan natin Ephesians 3:17-21 at mag-e-end tayo rito. Tutuloy na lang natin bukas yung verses 6, 7, and 8. Sabi ni Ephesians 3:17-21,
We will end here. That Christ may dwell in your hearts by faith. That ye, being rooted and grounded in love. Yung katanungin natin, mahal ba talaga natin ang Diyos? Mahal ba natin talaga ang mga lost? Mahal ba natin talaga ang church? Rooted and grounded in love, may be able to comprehend with all saints what is the breadth and length and depth and height. Lahat ng anggulo. Lahat ng anggulo. Yung taas baba, yung lawak. And to know the love of Christ which passeth knowledge. Yung pag-ibig na hindi mo maintindihan. Bakit ganun? Why God commended His love towards us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Ang hirap intindihin na yung isang tao ay namatay para sa kanyang kaaway. Yung mamatay para sa bayan, sa kaibigan, maiintindihan mo yun. Pero paano mong iintindihin yung pag-ibig na handang mamatay para sa kanyang kaaway? Di ba? That ye might be filled with all the fullness of God. Now unto Him that is able to do, sino yung Him? Christ. Who is Christ? Able. To what? To do. To do what? Exceeding. Ano yung exceeding? Sobra-sobra. Ibig sabihin ng binigay sa atin ng Diyos, sobra-sobra na. Tayo lang ang nagsasabing kulang-kulang pa. Exceeding, abundantly, masagana. Above all, higit sa lahat, that we ask or think. Kasi ang ating nakikita, material. Ang material, limited. Ang ginawa sa atin ng Diyos, higit sa material, spiritual. Walang limit. According to the power that worketh in us. Kumikilos siya. Hayaan natin. Kaya kita niyo, sabi niya, unto Him be glory in the church. Saan mo ilalagak lahat ng, kumbaga sa ano, lahat ng ginawa niya sa'yo? Paano mong ita-translate o ia-apply o ia-appropriate? Sa church. Sa pagluwalhati mo sa kanya sa church. Unto Him be glory in the church by Christ Jesus throughout all ages, world without end. Amen. Kaya mga kapatid, bilang mga anak ng Diyos, member ng church na ito, na ginagawa ang magagawa para luwalhatiin ng Diyos, na dapat gawin ang dapat magawa para magtulungan ang bawat isa, magpanalanginan, magkargahan ng kabigatan, na gawin lahat ng bagay na ito, sapagkat dito tayo inilagay ng Panginoong Diyos. Hindi yung naghahanap ng mali o pagkakamali o magiging mali para tayo ay mahiwalay kung saan tayo inilagay ng Diyos. Tatandaan nyo, hindi ho kayo hinuhold sa simbahang ito. Pero kung aalisin ka man ng Diyos dito dahil pinopromote ka niya, hindi dahil dinimote ka niya. Hindi dahil nasaktan ka. Hindi dahil may ayaw ka. Bakit? Kasi kung nasaktan ka, may ayaw ka, pwedeng pag-usapan. At pag pinag-usapan, hindi ginawa, nasa iyo na ang karapatan. Pero we must lay everything down. Bakit? Alang-alang sa Ebanghelyo na ibinigay sa atin ng Panginoong Diyos sa kaligtasan na kaakibat ng Ebanghelyo na yan, na dahil lang sa ating kapritsyo, dahil lang sa ating pagmalabis na pagmamapuri sa sarili, ay ating tatalikuran at itatapon sa basurahan. Hindi bibigyan ng pagpapahalaga kahit na ang Diyos ay nag-cause ng napakalaki na ang kanyang bugtong na anak, hayaan niyang mamatay sa krus ng Kalbaryo para sa akin at para sa iyo. Mga kapatid, sana naman marunong tayong tumanaw ng utang na loob sa Diyos, bagamat ang Diyos ay hindi nagpapautang na loob sa atin. Amen? Amen.
Ganun ang gawin natin. Planuhin natin ang buhay natin para sa Kanya. Hindi para lamang sa ating sarili. Amen? Tayo po ito may